overcoming bitterness. Let's try to read Hebrews chapter 12, beginning in verse 12 to 15. Hebrews chapter 12, beginning in verse 12 to 15. I'll be reading in the King James Version of my Bible. Ang sabi po niya sa verse 12, "Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees. 13. Make straight paths for your feet, lest that which is lame be turned out of the way, but let it rather be healed." At look at verse 14 hanggang 15, makikita natin kung ano yung pinanggagalingan ng description niya sa isang tao. Verse 14, "Follow peace with all men, and holiness without which no man shall see the Lord." Ang ibig sabihin niya, nang sabi niya, yun ang reason kung bakit yung taong yun ay susuray-suray, hindi niya maitauyo yung paa niya, hindi niya matais yung kamay niya, sapagkat itong taong ito, ang sabi niya, posibleng wala siyang kapayapaan sa kapwa niya tao, at ang sabi niya, hindi makita ang holiness sa kanya. Because without holiness, ang sabi niya rito, no man shall see the Lord. Wow! So kung hindi po tayo mabuhay ng diretso, hindi po tayo mabuhay ng Christ-like, hindi po tayo mabuhay ng ayon sa salita ng Diyos, no one will see God. Meaning to say, maski dumalo ka pa ng church every Sunday, o dumalo ka ng every Wednesday, umawit ka ng mga hymns, o kaya magbigay ka ng tithes and offerings mo, ano man ang paggagawin mong religious act, if there is no holiness in you, holiness is simply means becoming like Jesus. Amen? So now, meron po siyang tinatawag na positional holiness and practical holiness. Let your light so shine before men that they may see your good works and they will glorify your Father which is in heaven. Now, titingnan natin ngayon yung naging dahilan kung bakit yung holiness ay naging blur at hindi nakita ang Lord sa buhay ng taong ito, at maging yung kanyang emotional, ano po, spiritual at physical life ay affected, ano? Sama-sama po yun. Ito po yung dahilan, verse 15. Looking, meaning to say, tignan ninyo kung ano yung naging dahilan. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God. Lest any root of bitterness spring up, trouble you, and thereby many be defiled. Mabigat, ano po? So nakita natin, pinakita rito kung ano yung dahilan kung bakit emotionally, spiritually, physically, yung tao ay susuray-suray, hindi niya maitaas yung kamay niya, siguro hindi siya makapag-praise the Lord at hallelujah, hindi man siya makalakad, ano po, at kung lalakad man siya, susuray-suray siya at tetembuang siya sa kanal. At dahil nga po nawala yung holiness, ibig sabihin nag-blur, because they cannot, and no man see God in his life. To what reason? Pinakita po niya sa verse 15, yung last phrase po niya, lest any root of bitterness is sprung up in you. Ibig sabihin, mayroong pong tumubo at nag-ugat na bitterness sa kanya, sa kanyang kaluluwa. At pagkatapos po ay tumubo siya, lumabas. And then ang nangyari po ay nagdulot ng trouble at defilement sa tao. Mabigat, ano po? Okay? Overcoming bitterness. So it's a very common thing, but we are always victim of this. Now, ano po ba yung pinanggagalingan ng bitterness? What do you think? Ano po ang mga possible reasons bakit nagkakaroon ng bitterness ang tao? Can you please type in? Can you please share your opinion? What do you think are the causes or reasons why people become bitter? Why a person, an individual, sweet, and good Christian suddenly become bitter? Ano po yung mga posibleng mga reasons or causes? Pwede po bang magbigay kayo ng halimbawa? Pwede po bang mag-type po kayo? Meron pong pinanggagalingan ang mga bitterness ng tao. Yun nga po yung pwede pong abuse. You were abused. There are so many abuses. Physical abuse, verbal abuse,
emotional abuse, mental abuse, mga ganun po ba? And then, pwede rin pong injustices. Pag ikaw ay nabgawan ng injustice, pwede rin pong tinatawag natin na you are being taken for granted. Yung hindi ka napapansin, kulang ka sa pansin. Pwede po yung you were not appreciated. Yun po yun. And then, you are always being corrected. Yung embarrassment. Pwede rin po yung loss of a loved one. No po, pag ikaw ay namatayan ng mahal na mahal mo sa buhay, and then you can be bitter in life. Abandonment is another one. Bad experiences in the past or to other people. These are all things that could cause you what? Bitterness. Pwede rin po yung bakit hindi nila ako pinupromote sa trabaho. You are expecting something and it's kind of frustrating because hindi ka nila napapansin, hindi ka nila pinupromote. O kaya ay, kumbaga, pinagpalit ka sa iba. Okay? Biglang dati ikaw yung darling, ikaw yung apple of the eye ng someone, pagkatapos bigla kang pinagpalit sa iba. Ano? Yun po ay nakaka-bitter po yun. Pwede rin po yung pong bakit hindi nangyayari yung mga pangarap mo, yung mga aspirations mo and dreams mo sa buhay, they are not happening. So you can be bitter. And all of these things are normal occurrences in life. And even Jesus Christ experienced all of these things that we have mentioned. And even the disciples. But you know, they have ways on how they overcame bitterness. These things are all normal occurrences in life and it can happen to all of us. Kaya kailangan na mag-root out tayo sa atin pong pananampalataya. We need to be rooted and grounded in our faith so that we can endure the pressures of pains, griefs, everything that will maybe cause us to become bitter. Because if we don't grow and if we don't know how to respond properly with bitterness, then we are opening ourselves to bitterness. So, kailangan kang mag-grow talaga. Kaya nakita natin sa Bible na all of the Christ-like disciples, the only possible way they were able to overcome bitterness is they grew to become like Jesus. You need to grow in your faith. You need to endure trials and persecutions and problems. Para sa ganun, ma-endure mo lahat-lahat ng mga yan. Now, bitterness affects all the areas of your life. Mind you, it will affect all the areas of your life if you are bitter. And bitterness poisons your attitude. The way you see things in life will change. Tatandaan nyo pong mabuti yan. Bitter people don't know how to relate with people. Bitter people don't have good relationships because they easily get offended. And it's not the real you, but it is the bitter spirit that is showing up, coming out of you. So it has to be addressed. Kailangan pong matanggal yung bitterness na yun sa atin. Nandyan pa po ba kayo mga kapatid? I knew people. The reason why they are less effective, less productive. You might be physically productive, but yung journey mo as a Christian, mentally, emotionally, spiritually, you will never progress if you are bitter. Tatandaan nyo pong mabuti yan. Kasi yung physical na trabaho ng katawan at panglabas, pwede kang mag-progress doon. Pero affected pa rin lahat-lahat yan. So that's why we need to really remove bitterness sa atin. Nakukuha po ninyo. Past hurts. They do not just go away. Yun po yung isa sa mga reasons. Ano po? Nor does guilty simply disappear after a wrong response to a situation. So when you respond improper to a certain situation and it will hurt you, then you will become bitter and it's not easy to disappear. Unless these experiences are resolved through change of mind. Kasi psychological ang repentance. You have to change your mind, no?
and you need to learn how to forgive. Then if you do not know how to address that, you will continue on to experience bouts of anger when our tension points are triggered. Kapag ka na-trigger yon, lumalabas po yon. Kaya kita mo sa mag-asawa, ang saya-saya ninyo lang ngayon, mamaya, boom! Bakit po? Kasi mayroong bitterness na kailangan may address. Nakukuha po ninyo? Some signs that there is bitterness in your life. Let's try to spot some signs of bitterness. They hold grudges against people often for a long, long time. Yung pong madali siyang ma-offend, at pagkatapos ikaw ay lagi kang nagkakaroon ng sama ng loob sa mga tao, palagi, at mahaba ang sama ng loob mo, then you need to address yourself because there's bitterness rooting out inside you. Lest the root of bitterness, ang sabi niya, is sprung up within you, ang sabi niya, and then, lest you will what? It will cause you trouble and it will defile you. Kaya ang tao pong may bitterness na nakapag-root na po doon, lagi pong nasa trouble. Lagi pong meron pong conflict. Ang palatandaan pala na ikaw ay may bitterness sa loob, yung lagi kayong nakikipag-conflict, ayaw mong magpatalo. Basta kapag ikaw may kausap, ayaw mong tumigil na magpaliwanag, pinipilit mo yung gusto mo basta ikaw ang tama. Because merong trigger points na natitrigger. Merong tension points na natitrigger dahil meron nga pong root of bitterness doon. Kailangang ma-root out yon para bumait ka, para ikaw makipagkasundo ka sa tao, hindi yung palagi kang nagkikipag-conflict. Palaging ginigit mo yung gusto mo lang mangyari. Ikaw lang ang tama, kailangan sa tuwing nagkikipag-usap ka, hindi pwedeng manalo sila sa'yo because there is a root of bitterness that needs to be addressed to you. And the thing is, blinding ang bitterness. May magkakaroon ka ng blind spot at magkakaroon ka ng tinatawag nating cloud, spiritual cloud. You don't see. Hindi mo nakikita lahat ng tao, alam nilang may problema ka, ikaw lang din nakakakita. So, yun ang una. Pangalawa, they often have a stubborn or sulking attitude. Ito yung mga matitigas ang ulo. Ano yung ayaw, ito yung paulit-ulit na sinasabi ko, ayaw magpatalo, lagi nakikipag-conflict, nakikipag-debate, kailangan siyang manalo, kailangan siyang tama, kailangan siyang yung gusto niya. Well, kailan ka kaya talaga magpapakababa? Kailan kaya ka talaga magsasubmit sa Panginoon na sabihin mo, Lord, all things work together for good, thy will be done. Hindi yung laging gusto ko. Dahil hanggat di natatanggal yung bitter root na yon sa'yo, hindi ka marunong magpa-yield. And they end up experiencing mood extremes. Ito yung sinasabi nila sa Ilocanong laging agmuryot. Forgive me for using that word. Pero yun ang talagang nangyayari sa atin. Lagi kang may sumpong, may snap, may topak. Konting hindi mo lang maintindihan yung gusto mong narinig. Pong! Talagang sumasabog ka. Dahil matindi nga po yung bitterness. Now, I want you to watch out all of these signs because this is no good. Hindi ka magkakaroon ng matinong relasyon maski kang ino. Magre-reflect yan sa lahat. Bitterness can be called the seed of hell. Wow, this is scary. The seed of hell. Because one of the worst things about bitterness is that it doesn't stop. Kaya maraming mga taong hindi tumitigil sa pagkikipag-away. Hindi tumitigil sa pagkikipag-conflict. Hindi tumitigil. Ayaw nila ng kapayapaan. Nagiging payapa lang sila pagka tinatanggap sila ng nasa paligid nila na sila lang yung tama, sila yung magaling, yung point of view lang nilang tama. Wow! So it is a seed of hell. Is this scary? Now, another signs. I'll give you more signs tonight. I hope you will enjoy them. Another sign na ikaw ay merong bitter, ano, or bitterness is you have imaginary conversations in your mind with someone. Hindi nawawala sa isip mo yon. At kinakausap mo sa isip mo yung taong yon. We are all familiar with the unending chatter. Ano po yung chatter? Yung conversation or clamor
that takes place in your minds when we are bitter towards someone. Magkita lang tayo, talagang parang ganun. Kinakausap mo sa isip mo, may imaginary conversations ka sa isip mo over someone na nag-cause ng hurt sa'yo. Huwag naman tayong magkikita, talagang papahiya kita. Ganun ba, no? We rehearse what we want to say to them or what we wish we would have said to them. When I'm having imaginary conversations that do not cease, it's a sign I am bitter. Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? Are you still there? This is very important. I don't want us to move on to life that is so bright and that is so promising from God na meron tayong bitterness. Kailangan nating ma-address ito if we want God's blessing. You feel the need to slander someone to other people. Yung po bang palagi kang merong tendency na kapag may kausap kang iba, kinukwento mo itong taong ito na nag-cause ng no matter how legitimate or how legit yung ginawa sa iyo na hindi maganda. But you cannot help but siraan itong taong ito. Yung taong yan, mandurugas yan. Yung taong yan, ginawan ako ng masama. Yung taong yan talagang ganito. Yun ba talaga ang solusyon ng problema natin? So there is a root of bitterness springing inside you when you are trying to slander someone over and over again to another people. Slandering someone who hurts us makes us feel validated, doesn't it? We feel good. I can be quick to go to friends and tell them about situations in hopes they will tell me what I want to hear, that I am right, that she deserves it, and that they don't blame me. Etong masaklap, kapag hindi ka gaanong pinakinggan at pinaburan ng taong pagkukwentuhan mo ng pain mo sa naginawa ng mga tao sa'yo, ang tingin mo ngayon, kalaban mo rin yung taong yon na pinagsabihan mo, at hindi mo siya bate, at siya ay kakampi niya yung taong yon, so therefore wala ka ng kakampi. Nakita niyo po, that's why bitterness is a seed of hell, that the worst part of it is it won't stop until you will be destroyed. Oh my goodness. What I'm saying, Lord help us. Kaya ang taong bitter, pasikip ng pasikip ng pasikip yung mundo niya. Kasi po, hanggat hindi mo na overcome yan in Christian way or Christ-like way, friends, your life will become more magiging paliit, smaller and smaller and smaller. Why? Sabagat di ka marunong makipag-relate sa mga tao. Amen? Nakuha po ninyo? Gusto mong mag-grow up? Gusto mong tumaas ang ranggo ng spiritual mo tong taon na ito? Hanapin mo yung mga taong bitter ka at kausapin mo si Lord na bigyan ka ng grasya. At for Christ's sake, para alang-alang sa anak mo, sa magiging apo mo at sa sarili mo, isisettle mo na ito ngayon sapagat alam mong sasalin nyo hanggang sa ikaapat na henerasyon, wawasakin mo yung future ng pamilya mo kung bitter ka bilang isang magulang ngayon. Naintindihan po ninyo yun? So, magparamdam kayo mga kapatid. Sabihin nyo po, Lord, help me. Ano pa? You replay a conversation or experience over and over in your mind. Grabe, ano? Whether it's a conversation or an experience, you make something that is in the past come into the present every time you replay it into your mind. Diba sabi ng Bible, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. That's why it's so great to live like you are free. Because the Lord, when you are free, then you are free indeed, sabi ng Bible. And you know the truth shall set you free. Ang galing ano. You are happy when someone else fails. You are bitter kapag nakita mo yung taong gumawa ng pangit sa'yo, may nangyaring hindi maganda sa kanya. Sabi mo, buti nga, kulang pa nga yung pambayad sa mga masasamang ginawa mo sa akin. If I'm honest, sometimes I get a smirk on my face when someone I am bitter towards faces some tough times in life.
kapag naririnig, ah, totoo? Tama yun? Nabuntis yung anak? Tama? Nalugi sa trabaho? Tama? Nagka-COVID? Buti naman. Mag-ingat po tayo sa ganun, sabagat hindi ganun ang Espiritu ni Kristo. Wow! So now, may the Lord help us, friends. You feel anger every time you hear a particular person's name. Tanong ko sa inyo, pag may naririnig kayong pangalan, yung pangalan na yon, sumasama ba yung loob mo? Well, that's normal, but it's not healthy. But what I'm just saying is, here, all of us, no one is exempted. God is giving us a chance. No? God is giving a chance tonight, opportunity to become like Jesus, an opportunity to be delivered from the bad spirit and curse of bitterness. Tulungan tayo ng Panginoon ngayong gabing ito. Ikaw ay laging galit sa tuwing naririnig mo yung pangalan na yun. Sinong pangalan ang galit ka palagi? Pwede ba akong magbanggit ng mga pangalan? Pakiramdaman natin kung ano yung nararamdaman mo. Simulan natin sa kwan. Sakwan na lang, pangalanan na lang natin sa kalendaryo. Yan. Sige, pakinggan ninyo hanggang Disyembre to. Kasi nagiging pangalan ng tao. Alimbawa, January. Diba, may pangalan January. Oh, okay ka ba? February. Okay ka ba? Mars. Okay? Marso. Okay ka ba? April. Okay ka ba? May or Mayo. Oh, galit ka ba sa mga pangalan ganyan? June. Oh, June pa ba? Ay, nako. Galit ka ba? July. Nako, galit ka ba? August. May pangalan ding August. September. Wala pa ako narinig ng pangalan September. October. November. December. Well, wag na tayong lumayo. My friends, tonight, what I'm just saying is this. Life is just so good. I cannot afford to spoil it just because I know it's not easy. But taking into account everything that the Lord had done to us, we cannot afford to fall from grace again. Amen? Although we believe that salvation cannot be lost. Now, you don't behave naturally around the person. Tanong, meron ka ba na feeling na kapag nasa tabi ka ng taong yan, talagang lumalabas yung hindi naman sipon, ano, may usok na lumalabas dito at hindi naman po yung nandito, no. Kundi talagang pag nandun ka sa presence ng taong yan, you feel bad. When we are bitter towards a person, it's hard to behave towards them as we normally would. My friends, these are not good. Amen? So, you complain often. Lahat ng reklamador. Diyos ko, mga bitter tong mga taong ito. The first sign that I am bitter towards God is when I complain often about my circumstances. But what are we supposed to give thanks for? We can give thanks for the truth that God will use the circumstance for good. Nothing is wasted on God. All things work together for good to them that love God. Those who are called according to His riches in glory. Friends, the Bible says, in everything, give thanks. Amen. We may not see the good come to fruition in our lifetime. It may be for an eternal good, but we can thank God for using it for His own glory in some way, because God is still a sovereign God. Do you believe that? Now, the question is how to remove bitterness from your life. Are you ready? Let's try to find out. Sabi po niya rito sa 2 Samuel, the most classical example in the Bible about bitterness that I keep on giving you from time to time, is the story between Ahithophel and David. Ahithophel was one of David's trusted men. He is one of his best assets in his kingdom. He is a man who is anointed by God. His counsel is like when you listen to Ahithophel, as if that you are listening to an angel. That's what the Bible said. He was a godly man, but all of a sudden he became a fall guy. He became the villain. Why? Because of bitterness. The one whom he trusted so much and loved so much and respected so much
because of abuse and injustice, this man became bitter of David. Sabi niya ganito. Sabi po niya, moreover, Ahithophel said unto Absalom, let me now choose out 12,000 men, and I will arise and go after David tonight. He cannot wait tomorrow. Even tonight, just give me this go signal. Give me the authority to pursue after David. Because during this time, Absalom, David's son, robbed the throne of David. And David don't want to kill his son. That's why he has to run away from his son. But then, because he has no, he is not in a position to protect himself. Now, nakakuha ng check po si Ahithophel. He wants to what? Go after David. Why? All of a sudden, lumipat ang loyalty ni Ahithophel from David to Absalom, yung anak ni David. Bakit nangyayari kay David ito? Because of abuse of power. Amen? Abuse of power. Ang dami niyang tinapakan, niyurakan, yung pamilya ni Bathsheba at maraming mga tao, pati yung kanyang mga anak. Now, look at this. Because of that, and I will come upon him while he is tired and weak-handed. I will make him terrified, and all the people that are with him shall flee. These people shall flee, and I will smite the king only. You see, the bitterness can take you into a very, very dangerous zone. But what I want us to look at here is this. This phrase, shall flee. So those people, they found a way escape, you know, a way to escape from the bitterness of Ahithophel, because pwede silang madamay sa bitterness ni David. And the only possible way for them to avoid the bitterness, you know, yung impact ng bitterness ni Ahithophel from to the king is that para hindi sila madamay, they need to flee. Now, I want to use the word flee. Sabi niyo nga po, flee. If you want to remove bitterness from your life, I want you to remember the word flee. Katulad ng mga lalaki, taong ito, nakatakas sila sa bitterness, sa puot na yung pong sumasabog na sama ng loob nitong si Ahithophel. Kasi kung hindi sila tatakbo at tatakas, madadamay sila sa galit nito. Kasi 12,000 ba naman yung dala nung, nakita mo yung horsepower ng bitterness? Yung horsepower ng bitterness mo ay rumaragundong na 12,000 horsepower. Ganon. Marami siyang wawasakin. Kaya ang taong bitter, marami siyang wawasakin. Kaya hindi magandang bitter, mga kapatid. Sabi nyo nga po, type nyo nga po, hindi maganda. Hindi magandang bitter. Marami siyang sisirain. 12,000 horsepower. So the men of David flee. Meaning to say, yun ang kanilang naging way out. Para makatakas sila sa bitterness. So bitterness. So now, I will gonna use the word flee. When you say flee is make a run for it. You have to run for it. I mean, make a run for it. Meaning to say you have to stay away. You have to avoid bitterness in your life. You have to run away from bitterness. Now, we will use the word flee here because this is a powerful tool that the Lord gave me that I wanted to share to you tonight. So number one, if you want to remove bitterness in your life, are you ready? You have to forgive as fast as you can. Wow! Sabi nyo nga po, wow! Talaga bang gusto mong mawala sa iyo yung bitterness? Mag-decision ka ngayon. Magpatawad ka na. You have to forgive as fast as you can. Kung papaano pong yung mga tauhan ni David, they run away so fast. They run so quick and fast from a bitter person. So that's the first thing. You need to forgive quickly, as fast as you can. Right now, even you are trying to listen to me, make a short prayer in your mind. Say, God, forgive me. I'm a bitter person. Forgive. Hanggat hindi ka talagang naliligtas, hindi mo alam ang ibig sabihin ng forgiveness. Only those people who were really experience forgiveness from the Almighty God,
They were forgiven and delivered from the wrath of the Almighty God, of this holy God. Only those people who experience forgiveness, real forgiveness from God, could experience and have the capacity to forgive. At tandaan niyo pong mabuti yan. Ito po ay reality check na rin kung talagang tayo naligtas o hindi. So the first one is forgive quickly. Meron ka bang taong talagang puot na puot ka sa kanya ngayon dahil sa kanya nagkaganito-ganito yung buhay mo? Well, forgive as fast as you can. Patawarin mo na siya. Amen? Patawarin mo na siya. Matthew 6. Ang sabi ni Jesus Christ, "Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, and thy will be done in earth as it is in heaven." Then the next verse, right after he said, "Thy will be done in earth as it is in heaven." You know what's the will of heaven to happen on earth? Is this. Kailangan matanggal ang bitterness. Wow! Sabi nyo nga po, wow. Because that's the seed of hell. Sabi niya, "And forgive us our debts as we forgive our debtors. For if you forgive men their trespasses, says your heavenly Father will also forgive you. But if you forgive not men their trespasses, neither your Father in heaven will forgive you." Wow! Kaya pala ang buhay ng maraming Kristiyano magulo. Buhay ng maraming Kristiyano talagang fake. Buhay ng maraming Kristiyano hindi nag-move on kasi hindi totoong nagpapatawad. I've learned forgiveness and how to forgive in a hard way. God has to smash me. God has to break me to the point that almost I have to lose everything. Kaya kung masyado kang ma-pride, mataas, mayabang, ang hirap mo talagang matutunan ng forgiveness. May the Lord help you, friends. May God help you, you who are listening to me and watching me right now. If you have someone that until now you're not forgiving in your heart, may God help you because you're going to learn it the hard way. But the Lord will not stop until you will learn how to forgive. Sapagkat ikaw, dun mo lang malalaman na ikaw ay anak talaga ng Diyos. Amen? Sabi niya rito, kung hindi kayo magpapatawad, sorry, hindi kayo patatawarin ng Diyos. Be ye angry, but sin not. The first level of bitterness is angry. And the introductory part is what? Yung pong mga causes. Okay? Abuse, taken for granted, always being blamed, you are forgotten, you are not appreciated, you are someone did you injustices. So yun yung mga introductory part. Pero ang level 1 ng bitterness, yung nagalit ka. Pero ang sabi niya, pag nagalit ka raw, wag lubugan ng araw. Natatandaan niyo yung mga disciples, nung nagalit sila, sabi niya, "Lord, send fire, kill them all." Then Jesus said, "You are out of your mind. Because God is slow to anger." Wow! And is slow to wrath. Sana magmana tayo sa Diyos kung talagang sa Diyos tayo. Dahil sabi niya, yung mga hindi nagmana sa Diyos, sila ay sa ama nilang si Satanas na sinungaling, na sabi niya. Nagsisinungaling ka na ikaw ay anak ng Diyos dahil kung hindi ka marunong magpatawad. Kaya mabigat ito. Sabi niya, "Let not the sun go down upon your wrath." Ang ibig sabihin, pagka nagalit ka at nilubugan ng araw, magiging rat. Tindihan niyo yan? From galit to puot. And then babagsak siya na kapag nagkaroon ka na ng ganon, binuksan mo na ngayon si Satan. You open wide your heart and your soul to Satan. And then he is going to take you into captive. Ika-capture niya yung mind, emotion, and will mo. Sabi niya rito, "Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away with you with all malice." Let all bitterness be put away. So friends, forgive as fast as you can. Sabi niyo nga po, as fast as you can.